Mga katrakers, isang magandang hapon. Andito tayo sa andito tayo sa Finland. Dito tayo sa Helsinki banda. Dumating tayo kay gabi. Hindi natin kasi medyo madilim. Hindi yung maganda yung pagkakuha. Papakita natin ang natutupad na rin ang mga pangarap ko na makarating ako dito dahil kasama ito sa aking sa aking misyon, sa aking biyahe. Papakita natin. Ito may ginagawa kahit saan naman, may ginagawa. Loaded tayo ng beer. Isang truck na beer, 27 pallets papuntang Norway. Sasakay tayo ng piring maya. Alas 5. Hindi natin alam kung ilang oras ito papunta doon sa Stockholm. Dadaan pa tayo sa Sweden. Ito. Ibang putahe na naman ito, ibang lugar. Mga katrakers, mga kapatid. Finland ito. Dalawa na lang ang bansa na gusto kong marating talaga. Switzerland na lang at saka Spain. Ang Switzerland ay nagilid-giliran ko na. Kasi nakarating naman ko sa Austria, nakarating din sa France, nakarating din ako sa Italy. Nagilid-giliran lang. Talagang nag-ulan ng snow kaninang madaling araw. Pero yung parang hindi pa ganong malakas. Nag-iilo yung mga side mirror ko. First time ko pang nasilayan at nakikita, mga katrakers. Ito, papunta natin sa pire. Parking. Nagpapahinga kasi ito batas ng Europe ito. Kailangan magpahinga ka ng maubos yung 4 hours and 30 minutes. Magpahinga ka ng 45 minutes. Hindi ka pwede na magmaniho tuloy-tuloy. Malaki ang violation mo. Ito, susundin natin ang batas ng TACO. Dito nakasalalay ang kinabukasan natin dito. Pinalitan yung trailer natin, mga katrakers. Ang trailer natin ay Prigo refrigerated. Ang problema ngayon, mga katrakers, dahil hindi pa ako marunong mag-setting sa dito sa temperature, kung yung mga pangarga nito. Ang pinaka dito, maraming magagalit sa akin sa paradahan kasi maingay talaga ito. Ito yung nakakaano dito. Sobrang ingay talaga to. You are over the speed limit. Antabayan na natin. Punta tayo sa sa pire. Hindi ko pa naman alam ang dito, ang pire. TV lang pala na malaki. Akala ko control. Mabigat pa naman itong pangarga natin. Shout out sa ating lahat.
tuloy-tuloy lang tayo mga ka-trackers dahil itong kikitain dito ay para to sa mga kabataan, makakatulong tayo sa kanilang importanteng mga kagamitan para hindi na sila ganong mamroblema. Talagang malaking bagay talaga pag mabigyan natin sila. Kahit barya-barya pa lang ang kikitain natin dito, sana susuportaran nyo naman ako. At hindi ito para sa akin na pampasikat lamang o magiging popular, hindi. Kasi binigyan naman tayo ng magandang trabaho sa Panginoon. Kahit ito ay nakakabago naman, pero lahat namang trabaho ay talagang kailangan paghirapan. Pero okay naman yung ano dito. Yun nga, huwag tayong madamot sa sarili natin para makatanggap pa tayo ng marami, mas marami pang mga blessing. The more you give, the more you receive. 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Ang pangako sa Panginoon, ibabalik siksik at liglig. Yan, totoo yan. Pag magsalita ang Panginoon, lahat ay totoo. Dito 23 kilometers pa or dito, dahil ngayon ay medyo ma-traffic siguro. Saan ba tayo pupunta dito? Hindi pa natin alam. Sa mga nagbabalak pa lang na magiging ka-trackers, huwag kayong mawala ng pag-asa, kasi malaki pa ang tsansa. Kahit hindi pa kayo marunong, kahit hindi pa kayo marunong magmaniho ngayon, darating din at darating ang panahon din na ano, step by step matutunan din niya ito. Eh, lahat naman sayang yung usaw na sagasaan. You are over the speed limit. Marami kasi yung usa dito sa Finland, nagkalat lang. Ano na yung maghihilo na, kasi bababa na sila, kasi puro na hilo doon sa medyo looban. Dito na sila sa tabing kalsada, highway, pasaklulo din. Malakas ang loob nila dahil hindi naman sila ganong hinahunting or kinakatay. Hindi kagaya sa atin, kahit maliit pa lang, wala na, walang sinasanto. Hindi rin natin masisisi mga kababayan natin, dahil yun ang hanap buhay nila. Di maganda sana kung kagaya sa Dubai na nag-alaga sila ng mga usa na preserve nila doon sa ano. Mga wild talaga. Mayroon silang, alam mo naman na mayaman yun sila. Mayroon silang anong tawag nito? Mayroon silang artificial na gubat at pinadami nila yung mga usa nila.
tayo. Para ay layo pa ng biyahe natin mga karakers, Norway pa tayo. Ay itong babagsakan dito ay suki ko na ito. May Pilipino doon na security guard. Hindi ko lang alam yung pangalan, ano siya? Ilocano, Bicolano. Pagpunta ko doon, binibigyan niya ako ng soup drinks. Pwede din alak, kaso lang iinumin doon, hindi pwede na ano. Hindi pwede na ilabas kasi ang basyo ng bote ay hinahanap. Pa naman sa Norway. Sayang oh, may Lidl. Kahit saan pala tong Lidl. Kahit saan lugar ko makarating, may Lidl. Ang problema lang, hindi tayo makabili dahil wala namang paradahan. Hanggang tingin-tingin lang tayo. Wala pa naman akong ulam. May pira naman ako mga katrackers, kaso lang ang tanong dito kung maano ka makabili. Sa mga gasolinahan, puro lang hamburger, napakamahal pa naman. C25. First time pa natin itong nakadaan dito. Yung sabi ko sa inyo, mga nga papa tayo dahil saan tayo dadalhin sa GPS dito. Direksyon ng GPS. Sa Sweden, dun sa Gothenburg, Stockholm, at saka yung isa pa, nakakalito din doon mga katrakes. Sanga-sanga yung kalsada at saka tulay. May tunnel pa. Pag ganito ay walang problema itong ganito. Yung magsanga-sanga talaga, kailangan mag-iingat ka. Basa-basa. Tama yung ano mo, posisyon. Ah, may simenteryo pala dito mga katrakers, oh, bandang kanan. Simenteryo talaga, hindi simbahan, simenteryo. Balik pa rin tayo, sana makabalik ako dito sa ano, Pasko, sana lalo na dun sa ikit naman si masyado sa aking pinsan dun sa Tampere.
tuloy-tuloy lang tayo sa pagsuporta sa bawat isa mga ka-truckers dahil lalo na itong programa ko ay charity channel, para ginagawa ko ito para makakatulong tayo sa kapwa. Dahil naranasan ko rin na ako yung nag-aaral noon, napakahirap din. Ang bag ko dati, knit bag. Kung sino yung nakakilala ng knit bag, yung parang sako, knit bag. At yung bauna namin ay dahon ng saging. Ang kalimitan na ulam namin mga ka-truckers, sa totoo lang, ginamos or bagoong. Yung tamban, goodbye mahids, mabuti kong mayroon. Nakaranas pa nga ako na asin lang at saka mantika, kasi talagang hirap na hirap. Lalo na yung mga pambili ng mga notebook, papel, lapis. Yun nga naisipan ko, dahil alam ko na marami pa rin naghihirap ngayon. Lipat tayo mga ka-truckers, kasi yung third lane na yan ay pakanan. Susundan na natin Sintrum. Itong Sintrum ang napakadelikado. Mapasok tayo dito sa Sintrum, mapunta ka sa palengke para bang ano, Sintro. Shout out sa aking mga anak, si Christian Glenn, Cyrus Glenn, Nico Al Glenn, shout out. Sa aking mga kapatid, si Jiri at saka si Grace, sa mga pamilya nila, si Gabriel, si Isabel, si Sammy, Samsam, si Seidel, shout out. At shout out sa ating lahat, sa mama at sa papa ko. Ito, bus lane tong sa kabila. 8.4 lang mga ka-truckers. Isang ka-truckers na doon duman sa bus lane. Alangang walang disiplina tong driver na to. You know? Signal lang, hindi talaga traffic, hindi kagaya doon sa Sweden. Ipapunta natin dito mga ka-truckers, grabe, tukod ang traffic. Kilometers lang mga ka-truckers. Alam ko rin na maraming mga Pilipino nakatira dito. Yan o, driver na. Prepare to keep right after 800 meters. Anong sinasabi niya? Special permit siguro itong mga dump truck, kasi construction naman ginagawa nila, road maintenance.
right. Yan siguro. Kakainan tayo. After 80 meters, keep right. Tandaan lang tayo mga katrakers dahil hindi pa natin kabisado itong lugar na to. To bear right after 2 kilometers. Masikip. Sundan natin itong mga katrakers. Ay, may ginagawa eh. Turn right after 750 meters. Hindi tayo maka-turn right dahil may construction. 6.1. Ang dagat ito. After 300 meters, turn right. Ayun na, turn right na. Huwag kang mag-alala. Siguro barako siguro yan. May parang paliktik. Ah, building, hindi barako. Take the next right. After 70 meters, turn left.
Sundan natin ito. Kasi first time pa natin nakakarating dito. Pero narinig ko itong sinabi ng kasama ko na napakasikip daw, parang konstruksyon. Prepare to bear right after 500 meters. Dito, hanggang dito. Right. Sundan natin itong mga ka-trackers. Hindi natin alam kung anong mangyari ito. You are over the speed limit. Mahinig lang tayo ililigaw. Udadalhin sa mga masisikip na daan.
naman. Natin alam kung ang ginadaanan natin mga kabrakers, kung saan tayo papunta dito. 4.1 na lang. After 800 meters. You are over the speed limit. Kilometers lang. May dagat na. Mayroon na tayo nakikita na sampul. Ito tayo sa Kikusta. Kikusta. Ito naman si Kilio Beer Hall. After 300 meters, keep left. After 80 meters, keep left. Left after 1.7 kilometers. Over the speed limit.
2.6 km. Tandaan natin mga ka-truckers na may ano ba yan, simbahan. Meters going left. Ayun na, may barko na oh. Dandaanan tayo. Iba yung ano, baklubak yung dito oh, yung brakes. 350. After 300 meters, turn left. Lubak-lubak. Kaliwa mga ka-truckers. Sana hindi tayo magkakamali dito. May nakalaging araw papunta sa Piri. May tram, ibang daan ito mga ka-truckers oh. Maganda dito sa gabi oh, yun ang may tram na dadaan. Iskalan tama,
Iskalan, tama. Saan ba na ito? Ah, yun ang susundan natin. Iskalan. Mga, may ano pa oh, may pangalawa pa. Tram. Kilometers na lang mga katrakers, kapit na. Susundan na natin yung ano, yung piri na sign. Turn left, turn right, napakakitip pala dito. After 90 meters, turn right. Thank you.
Exit.
natin itong mga katrakas. Medyo mahirapan natin pag-upload ito. Maraming salamat.